What is up guys, MG here. In this video, pag-usapan natin ang recently AMA nung August 7 ng Pixels. At ito lamang ay tumutukoy sa maliit na bagay. Isa na nga dito is yung taskboard rework, yung ibang purpose pa dapat ng VIP. And ang community ay hindi na masaya. Kung gusto mong marinig at pag-usapan natin to, tara, umpisahan na natin. Okay, so bago tayo magpatuloy, kung nagustuhan mo tong video nito at di ka pa nakasubscribe, eh hit that subscribe button at malaking suporta ang inyong pag-subscribe sa pag-create natin ng content. Now, let's go back to the video. Okay, so nandito tayo sa loob ng aking farmhouse dito sa aking spec. At kung titignan natin mabuti ang aking task board, no, makikita nyo mga kaibigan, meron na ako nakuha dito na 3 pixel task para sa Mochook, no? Itong week, mga kaibigan, naramdaman na natin, no, na nagkaroon na talaga ng rework, no? Particularly dito sa task board natin, bago tayo magpatuloy sa discussion para sa MA, mga kaibigan, no? Nabuwasan na rin dito somehow. Okay, hindi ko sinasabi na totally wala na. Nabuwasan na somehow, mga kaibigan, yung mga cooking task. Simply because, mga kaibigan, no, kung makikita nyo mabuti, no, tumataas na yung skill level ko. Kasi ito nga, mga kaibigan, on the current update ng Pixels, ang core gameplay ng Chapter 2 ay level rush. Mararamdaman mo na yan kapag na-hit mo na at least level 40 nung level na kailangan mo sa specific task. Okay, now let's move forward mga kaibigan dun nga sa AMA at malaking bagay. Ito, kung bakit ko pinakita ang task board ko mga kaibigan kasi malaking bagay ito doon sa nangyayari every week na AMA. Okay, all of the information can be seen sa official Discord ng Pixel. Nandito po yan sa channel ng Info and Recaps. You can also watch or rewatch their AMA doon sa kanilang official YouTube channel. Now, moving forward mga kaibigan, no, para mas madali niyang makuha, no, na yung mga kinuha natin o hinighlight natin dito ng keynotes, ano, ni-screenshot ko na siya. Ayan, at nilagyan ko na ng highlight para mas makita niyo ano ba yung mga pag-uusapan natin dito. Number one, no, is yung tinatawag na Guild Crop Wars na nangyari nakaraang linggo. Okay? So, ang goal lang naman ng game, mga kaibigan, is to test, no, yung kanilang event dahil nga binanggit dito na Luke na this is their experiment para makita kung gaano karami yung active na naglalaro including na kung sama ka sa guild. No, sumali ang guild namin, ang Kuroi Boshi Krunov, at I'm very thankful kahit hindi naman kami umabot sa top 10, eh masaya kami, no? Yun nga lang, no, nagkaroon ng mga miscommunication, may hindi magandang briefing, may mga rules na naguguluhan kami kasi kulang yung detalye, no? Kahit sabihin yung yung iba sinasabi nila as yung mga content creator, I think much better na Pixels mismo ang magbibigay ng mga ganitong detalye para maunawaan ng lahat. Okay? Anyway, going back my bigan, no, yung mga sumali ng Guild Crop Wars my bigan, ito po ang prize pool na ibinigay ni Pixel, 485,000 pixels. No, at the burn nga raw dito is 524k pixels and these rewards will be given this week. No, ito po ay i-distribute dun sa Ronin wallet address nung guild na naka-register dun sa dashboard. Medyo magulo ng konti, pero kung meron kayong credit na guild, malalaman yun. Okay? So next, mga kaibigan, no, ano ba yung sentiment dito ng community, particularly sa part na to? Okay, so in-screenshot ko yung ibang part dito. Let me just check, no? In-screenshot ko yung ilang part dito at ito nga yung sentiment, no, ng community, no? Naguluhan sila kasi instead ng farming game, eh parang nangyari agawan base. 'Di ba? At saka isipin mo, no, you have to consume all of your days. No, ewan ko lang kung paano ginawang discarte ng ibang team, no, pero to be honest, katulad natin na may ibang ginagawa sa buhay, may mga trabaho, na this is just a casual game pero sobrang niyang grindy para sa ganitong event, no. So, sabi nga nila dito, no, na sana hindi maging parang fighting game or combat game yung Pixels kasi hindi naman talaga doon. Farming game yan. We're expecting na para magbibigyan ka ng pagkakataon na magplat o magtatanim. So isa-isang area and then kung sino may pinakamarami na maaabot within those duration of the event, no, sila may pinakamataas na makukuha. No? Ang sabi ko nga dito, sana ginawa na lang nila dito na parang merong chances na kahit magtanim ka, may pagkakataon na hindi 100% na makukuha mo yung crop. Matutuyo siya. Mas maganda yun. Ngayon, kung tingin nyo may bigay, no, kung meron kayong idea na pwedeng i-suggest o kung halimbawa mababasa man ni Pixels o mapapanood ni Pixels ng video, comment down below ano yung tingin nyo na game na maganda for contestable event no, na gawin kay Pixels. Comment down below. Okay, for the next topic na pag-uusapan natin dito, actually ano lang to, tatlong topic kasi yung ibang topic naman is false, the core, dun sa guild crew
Guild Crop Wars. Yun nga lang eh, hindi naman lahat naka-join doon, no? Maganda yung part na to na pag-usapan natin about dito sa whole purpose ng task board and the game. On my previous video nga, mga kaibigan, no, I simply tell you na there's many changes na hindi na nag-i-enjoy yung mga players, even the landowners. No, hindi na sila natutuwa dahil nawala na talaga yung core game mechanics ng Pixels. Na based nga dito sa dinidiscuss ni Luke, mga kaibigan, no, na magkakaroon na naman po, okay, again and again and again, ng rework. That is why pinakita ko yung task board ko. Ayan, nakakuha ko ng 3 pixels. And the, on the previous days, mga kaibigan, itong previous week, no, thank you so much to Voxels kasi napakalaking tulong yung data na nakakuha natin dito. But if I scroll down here, mga kaibigan, as you notice, on this week, no, as of this recording, nakita nyo yung pinakamataas ko nakuha, casual player pa ako yan, 22 pixels, na meron akong VIP. Okay, and then I think this is yesterday, yesterday nakakuha ko ng 3, medyo tinamad pa ako ng konti kasi meron tayong ginagawa. No, pero on the previous week, my big ano, nakakuha na ako ng pixels, hindi nga lang ganun karami. Pero I'm happy somehow kasi nakukuha ko magpataas ng level at the same time, no, nai-enjoy ko ulit yung pag-grind. So ano ba yung pinag-focusan ko dito bago tayo tumuloy sa topic? Oh, hindi ko na itatago sa inyo to, yung shoutout sa Team Bato. No, di sila yung nag-influence sa akin sa community, no, na mag-focusan ako dun sa stone shaping and mining ko. Kasi nakakuha talaga dito nung sapat na pixels na meron. Okay, so this week, ang i-grind ko naman dito is to level up my mining. Kaya mag-grind ako ng mga land para makapag-mine. Gonna show it also sa stream. Tambay kayo, Monday to Friday, 9 PM to 12 AM dito sa YouTube. No, open yun para sa lahat ng gustong mag-grind din sa mining. Just share lang. Okay, so going back to the video, my bigot. And so, babalik tayo dito sa isang in-screenshot ko nga dito, no. Ito, hindi ko lang na-highlight, no. Ito, magkakaroon po, no, ng pagkakataon, no, pag naayos na naman yung pixels to, no, na mabasag, no, yung ating mga item para magamit doon. Even yung pag-fill up ng watering can. I don't know, mga kaibigan, kung ano pa yung gagawin nila dito para sa part na yan. Kung kakailangan mo ba ng pigsulog ng pixel, kakailangan mo ba ng energy para dyan, or going to do some task, o pwedeng mag-introduce ng panibagong industry sa loob ng mga NFT land. Magandang idea yon, di ba? Ngayon, on this part, my big guy, no, ito rin, dinagdag din nila dito na mag-introduce sila ng panibagong mga paraan to earn reputation at magtitweak sila na naman ng reputation. So, ma-adjust na naman po ang mga reputation natin. It's either madagdagan o mabawasan. Ayun lamang po yan. Ngayon, isang bagay dito na na-realize ko bigla, no, minsan, no, nagpapa-event ang pixel ng for about 24 hours katulad ng birthday ni Luke, no, na medyo marami ang nag-akala na magkaroon ng reputation, pero it is just simply a cosmetics, no. Pero hindi natin alam, no, mahirap hulaan ng pixels ngayon, hindi ko mabasa kung anong trip nila. At saka ang yung masasabi ko lang, huwag kayong masyadong mag-spec sa mga event na may mabibigay agad na reward. Mas focus na lang tayo magpa-level, yun na lang, di ba? Then yan. Going back, mga kaibigan, ayun nga, no, pag may mga ganitong pagkakataon, malaintindihan nyo kapag ang event na yon is may something na reward na may mabibigay talaga na very helpful para sa atin, makikita nyo sa channel ko. Minsan, hindi ko na ginagawa ng content yung mga bagay na yan kasi mabilis lang na event. Ang gusto kong gawin dito, ipakita sa inyo, no, ipagpatuloy ko yung ginagawa ko sa pag-rate ng pixels na makatulong sa inyo na ma-enjoy yung paglalaro. Pero kung ganito palagi, eh, nakikita natin na walang changes. Every AMA na lang, laging itong nagiging problema, laging na lang kinakalaban yung bot na hindi maubos-ubos. Ano na? ano na gagawin natin? Okay, moving forward, mga kaibigan, no, isang bagay dito na discuss din ni Luke is magkaroon nga ng purpose yung pagkaroon ng VIP. Okay, kung babalikan natin, no, pababalikan natin, ito na discuss na nga to, no, babalikan natin, no, way back few months ago, binanggit ni Luke na yung VIP is parang magiging battle pass, parang magkaroon ka ng loot box na tinatawag. At diniscuss nga ni Luke dito itong bagay na ito. This is one of the vital topics dito na diniscuss nung nakaraang AMA. So pupunta tayo ng Discord ni Pixels. Okay, so hindi na to screenshot. This is totally the Pixel Discord channel ng info and recaps. No, kung titignan nyo mabuti dito, pinag-usapan
yung tungkol sa topic na coin update, kung mabibili ba ba, makakabili ba tayo ng maraming coin sa loob ng game. Kasi nga may mga nag-slot machine dito, nag-flip na lang sila ng task, which is better kung medyo marami kang ginagawa, no, bili ka na lang ng resources, send it to the task board, and then okay na yun, di ba? Gameplay yun eh, discard yun eh, no? Tapos ito nga yung loot box. Sabi na dito ni Luke, no, sa coin update dito, didn't want na magkaroon ng tinatawag na coin inflation, no? Pero ayaw din naman nila na nagkaroon ng third party na bumibili yung mga tao na hindi na lang makokontrol yan kasi out of the ecosystem na nila yan, choice nila yan. Okay, ako kung tatanayin nyo, bibili din ako sa labas to level up, bumili ng wine para magpa-level up, bumili ng resources para magpa-level up. Ganun talaga eh, para makuha ko yung pixels na gusto ko. Diba? Now, the next one dito, no, yung loot box na tinatawag, loot box already and kailangan lang nilang ma-implement. Ngayon, hindi ko alam kung anong meron sa loot box na yan, kung maganda ba yung makukuha na yan, kung VIP ka. Pero knowing na almost kalahati ng population or 70 to 80% of population playing pixels has VIPs, no? So, hindi ko alam po ano mangyari. Yung pet minting din, we are really excited for this one. Kaya kung titignan nyo mabuti, bakit hindi ako nagtitipin ng pixel? Simply because nag-iipon ako para makapag-mint ako ng pet. Okay? For that value, hindi ko alam kung ano pa. Pero usually, pag nagalabas ang pixels, there are limited numbers of pets lang na available para i-mint. Pero, ang dapat nating pagpukusan dito sa video ko na ito makibigan, is yung tinatawag na task board rework talaga. Ito yung isang bagay na dapat ginagawa ni Pixels. No, ibalik niya yung core gameplay ng chapter 1, idagdag yung feature ng chapter 2, no, yung monetization part, lahat tayo magiging masaya. Ngayon, yung mga bot, yung mga nag-exploit, trabaho nila yan. All we need here is some tools inside the game para maban yung mga yan. No, why not? Halimbawa, land owner ako. Tapos nakita ko, nagmamanifestation na yung sobrang daming bot doon sa land ko. Bakit hindi lang gumawa doon ng ban button, ibablock ko yung loan wallet nila, and then okay na, blacklist na siya. Okay. So anyway, mga kaibigan, ayun lang, no? Ayun lang naman yung kailangan pag-focusan dito ng EMA nitong nakaraang August 7. And kung meron pa kayo ibang bagay na hindi ko nasabi dito, na tingin nyo na dapat mapakinggan ng Pixels, is comment down below. At ayun lang, bago tayo matapos sa video na ito, gusto kong pasalamatan ang walang sawang sumusuporta ng mga YouTube members sa akin. Yun lang, let's play, earn, and enjoy playing Pixels. See you on the next video. Peace.